Kung talo ka man ngayon, hindi ka magiging talo pangabang buhay. Kung panalo ka man din ngayon, hindi rin pangabang buhay, ibig sabihin panalo ka. Ngayon, kung sa buhay mo, mga pare ko, nag-i-struggle ka, kung feeling mo, nape-pressure ka na sa mga kaibigan, kamag-anak, o kung sino man, dahil wala ka pa napapatunayan, wala ka pa nararating, wala ka pang naipupundar, tapos nape-pressure ka na sa sarili mo, na nahihirapan ka, tapos hindi pa umaayon sa iyong panahon, nagkakaproblema ka pa. Mga pare ko, huwag ka susuko, diretso lang. Kasi hindi mo alam kung anong nag-aantay sa susunod na bukas eh. Yun lang yung mapapayo ko sa inyo, mga pare ko. Diretso lang. Mahirap man ngayon, mahirap man bukas, mahirap man sa susunod na araw, mahirap man sa susunod na linggo, sa susunod na taon, mahirap man yan, pero darating yung araw, mga pare ko, na magiging worth it lahat yan, at sasabihin mo sa sarili mo, magpapasalamat ka sa sarili mo na, ay, salamat kasi hindi ako tumigil, ay, salamat kasi hindi ako nag-stop, hindi ako nag-surrender, maging low-key lang, stay on the ground, maging simple ka lang, maging humble ka lang, hanggat wala kinapakang tao, hanggat wala ka sinasaktang ibang tao, patuloy ka lang. Gian, kung magpe-flex ka man sa social media, ipopost mo yung mga achievements mo, mag-post ka lang, hindi yung pagmamayabang, nagiging proud ka lang sa sarili mo, sa kung anong achievement mo. Kung sasabihin man ng ibang tao na huwag mo nang i-post yan, ba't mo pa pinupost yan, nagyayabang ka lang, wala ka namang kailangan patunayan. Kung mas napakinggan, yun ang yung mga tao wala pa napatunayan sa sarili, ayaw lang nilang makita yung mga achievements mo. Real talk yan, mga pare ko, walang halong biro yan. Tsaka kung ano yung nararamdaman mo, post mo lang, kasi ngayon nahuhusgan na tayo ng mga social, gumawa ka ng tama, huhusgan ka. Kung gumawa ka ng mali, huhusgan ka pa rin, di ba? Post mo na lang kung ano makapagpasaya sa'yo, basta wala kang makapakang tao, wala kang masasaktan, go lang yan. Grind lang, guys, tsaka maging masaya ka. Huwag na huwag kang magtatrabaho nang hindi ka masaya. Huwag mong gagawin yung isang bagay na napipilitan ka lang. I got broads in Atlanta, just a club in the front, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band, legacies, family. Alright guys, ayan, at nandito ako sa tabing dagat. At yes, tama po kayo, ito yung dahilan bakit ako madalas magtambay sa tabing dagat. Kasi dito po ako sa tabing dagat, ako unang nag-record ng vlog ko, dito ako unang nag-video-video. Ang gamit ko pa nun, kung maalala ko, cellphone ko, yung Nokia pa na cellphone, yung anong Nokia ba yun, yung 3. So kinabit ko pa yun sa helmet ko, ini-strap ko gamit yung scotch tape. So in-scotch tape ko pa sa helmet ko, tapos nilagyan ko ng earpiece ng headphone para marinig yung sinasabi ko. So dito ako talaga, dito ako nag-umpisa mangarap sa dagat na to. Tapos dito ko rin kinakausap yung sarili ko dati. Siyempre, wala akong alam sa pagbablog eh. Wala akong alam sa pag, hindi ko alam na may motovlogging na sa Maynila doon dati. Gusto ko lang talaga dati, dahil hilig ko magmotor, eh re-record ko bawat pangyayari na mangyayari sa akin sa pagmamotor ko, buhay pagmamotor. Hindi ko pa alam yung pagbablog. Gusto ko lang dati i-share yung mga experiences ko, magkwento, ganun. So wala lang, nakakatawa lang guys, kasi sa ito yung mga moment na nakakatawang pagmasdan yung mga bagay na pinaghirapan mo habang nagpapahinga, habang nagpapahangin. Kasi parang nare-reminis mo lahat ng paghihirap mo eh, 'di ba? Yung mga sleepless nights, yung mga araw na hindi ka natutulog, nag-grind ka talaga. Parang ako din, naalala ko yung mga time na wala nanonood sa akin dati. Kasi syempre yung unang vlog ko, browser pa yung gamit ko dati nung nag-start ako mag-vlog eh. Tapos yun lang, yung time na wala naniniwala sa iyo. Parang ang sarap lang balikan yun. Siyempre, motor ko dati, pinakaunang motor namin ni Airpat ko, Suzuki na X4 pa, yung di usok eh. Tapos ngayon, ito na yung gamit ko, ito na yung dinadala ko dito, super sports na. So nakakatawa lang, sarap sa anong pakinamdam guys na bumalik sa lugar kung saan ka nangarap, tapos medyo malapit ka na doon sa pangarap mo, di ba? Nakakatawa lang, sarap sa pakinamdam, natutuwa ako. Kasi alam mo yun, yung dati, naalala ko yung dati na inaasar-asar ka na yung motor mo, di usok, ganun. Ba't ka na lang mag-Mio, kasi mga time na yun, sikat yung Mio eh. Mag-Mio ka na lang, ganyan, benta mo na yan. Tapos, bili ka ng mga hulugan na ano. Naalala ko lang, kasi lalo sa amin airpot ko, wala kaming motor na yun, yung airpot ko na matino dati. X4 lang talaga na di usok, pinagtsaga namin yun, ilang taon. Inahati niya ako sa school, yun ang gamit ko, ay yung gamit niya.
Tapos sumunod, nagkaroon ng pondo. Kumuha ako ng ano, yung rouser. Padala dati si mami ko eh. Hindi ko pinaalam. Ibinili ko na hulugan. Nakakatawa, nag-umpisa. Parang little by little, 'di ba? Hindi man biglaan, pero pag iniisip mo ngayon, sarap na sa pakiramdam. Yung mga gantong pangyayari, parang yung mga pagod mo dati na gustong-gusto mo na sumuko, parang gusto mo na ngayon balik-balikan, na alaala na lang na yung mga hirap mo, unti-unting, basta yung mga taong nang maliit sa'yo dati, 'di ba? Hindi mo na sila kailangan ano eh, hindi mo na sila kailangan lapitan para mo. Hoy, ikaw. Ito na ako ngayon, parang ganoon. Sa sarili mo kasi fulfilled ka na eh. Alam mo 'yun, yung sa sarili mo pa lang, 'di pagmamalaki mo na na napatunayan ko sa sarili ko na may kaya pala akong gawin, may kaya akong patunayan. 'Di ba? Nakakaano lang, nakakataba ng puso. Dito ako nang ano guys, dito sa ano na to, dito ako nagre-record, dito ako nagsasalita-salita dati. Mahihiyain pa nga ako eh. Hindi ko pa alam sasabihin ko sa vlog kahit na ako lang. Tsaka struggle ko nun kasi yung camera ko, dahil cellphone nga lang, madali mapuno. So yung sinasabi ko, konti-konti lang. Nakakatawa ng balikan, no? Yung progress ng buhay natin, hindi biglaan eh. Konti-konti lang. Tsaka may perfect timing lahat ng bagay, mga pare ko eh. Kung ngayon, nahihirapan ka, tanda mo to, wag ka sumuko, diretso lang. Hindi mo kailangan ano, hindi mo kailangan makipaghabulan sa mga kasabayan mo, kaklase mo, kaibigan mo. Ito ah, konting advice na lang galing sa akin, mga pare ko eh. Ngayon, kung sa buhay mo, mga pare ko, nag-i-struggle ka, kung feeling mo nape-pressure ka na sa mga kaibigan, kamag-anak, o kung sino man, dahil wala ka pa napapatunayan, wala ka pa nararating, wala ka pang naipupundar, tapos nape-pressure ka na sa sarili mo, na nahihirapan ka, tapos hindi pa umaayon sa iyong panahon, nagkakaproblema ka pa, mga pare ko, huwag ka susuko, diretso lang. Kasi hindi mo alam kung anong nag-aantay sa susunod na bukas eh. Yun lang yung mapapayo ko sa inyo, mga pare ko. Diretso lang. Mahirap man ngayon, mahirap man bukas, mahirap man sa susunod na araw, mahirap man sa susunod na linggo, sa susunod na taon, mahirap man yan, pero darating yung araw, mga pare ko, na magiging worth it lahat yan, at sasabihin mo sa sarili mo, magpapasalamat ka sa sarili mo na, ay, salamat kasi hindi ako tumigil, ay, salamat kasi hindi ako nag-stop, hindi ako nag-surrender. Pare ko, pangawakan niyo yung sinabi kong yan. Promise. Ayun, naalala ko to yung sarili ko dati. Wala pa man din ako napapatunayan masyado ngayon guys, pero yun lang yung ano ko, moto ko sa buhay. Hindi pangabang buhay, talo ka. Kung talo ka man ngayon, hindi ka magiging talo pangabang buhay. Kung panalo ka man din ngayon, hindi rin pangabang buhay, ibig sabihin panalo ka. Kaya lagi ko sinasabi, pinapaalala sa inyo, maging low-key lang. Stay on the ground. Simplicity and humbleness. Pag isimple ka lang, maging humble ka lang. Pag ginawa mo yan, nasabi ko sa inyo, diretso lang. Hanggat wala kayo napakang tao, hanggat wala ka sinasaktang ibang tao, patuloy ka lang. Diyan. Tapos bumalik ka din doon sa ano, lugar na makakapagpaalala sa'yo lahat ng hirap mo, na dinaanan mo, balikan mo. Lahat. Balikan mo lahat. Hindi mo na kailangang sumigaw, hindi mo na kailangan yung pagmayabang sa kanilang lahat. Punta mo lang yung mga lugar na makakapagpaalala sa'yo ng mga pinagdaanan mo, yung mga hirap mo. Masarap sa pakiramdam. Gaya ko ngayon, humihinga ako, deep breath, isip-isip, muni-muni. Hindi ko alam na dati diusok yung motor namin, pang tricycle motor namin guys, yung Suzuki Export, kung naalala nyo. Ngayon, iniikot-ikot ko dito, tapos ngayon, tira nyo, naka 600 na super sports na tayo, Suzuki Jazz XR600. Hindi yun sa pagmamayabang, mga pare ko eh. Ang akin lang, pinapaliwanag ko. Tignan nyo kung ano yung power na magagawa ng hindi pagsuko. Paano pa nag-give up kami dati? Paano kung sumuko kami dati? Tumanakaraan. Wala na. Hindi natin makakasama tong JSXR na to.
So ilan yung akin mga pare ko. Tsaka kung magpe-flex ka man sa social media, ipopost mo yung mga achievements mo. Magpost ka lang, hindi yung pagmamayabang. Ano lang yun, nagiging proud ka lang sa sarili mo, sa kung anong achievement mo. Kung sasabihin man ng ibang tao na wag mo nang ipost yan, ba't mo pa pinupost yan, nagyayabang ka lang, wala ka namang kailangan patunayan. Kung mas napakinggan, yun lang yung mga tao wala pa napatunayan sa sarili. Ayaw lang nilang makita yung mga achievements mo. Real talk yan mga pare ko, walang halong biro yan. Ako ngayon sinasabi ko sa inyo to, direct from ano, sa puso ko sinasabi ko to. Oo. Pag meron kang na-achieve na isang bagay, tatak mo sa isip mo, tsaka kung ano yung nararamdaman mo, post mo lang, walang ano dun. Kasi ngayon, nahuhusgan na tayo ng mga social, gumawa ka ng tama, huhusgan ka, kung gumawa ka ng mali, huhusgan ka pa rin. Di ba? Post mo na lang, kung ano makapagpasaya sa'yo, basta wala kang makapakang tao, wala kang masasaktan, go lang yan. Di ba? Basta, ano lang, grind lang guys. Tsaka maging masaya ka. Huwag na huwag kang magtatrabaho nang hindi ka masaya. Yun lang. Huwag mong gagawin yung isang bagay na napipilitan ka lang. Dito na pala ako sa ano. Linggay na pala to. Napasarap yung kwento ko sa inyo. Ay sir, magandang hapon po. Pwede na po bang dumiretso dyan? Pwede na po bang dumiretso dyan? Pwede po. Thank you. Para naging motivation, ano na yung mga vlog ko? De, pero real talk lahat ng sinabi ko guys. Tandaan nyo lahat yun. O siya mga pare ko, baka dito ko natapusin ang ating vlog. Papahangin-pahangin na lang ako. Tapos ano, magme-meditate. Charot! Hindi ano, magse-self-care. Charing! Basta ano, enjoy ko yung sarili ko dito. Ngayon na lang ulit ako nakabalik dito guys eh. Magmo-moment muna kami ni Nana ha! Tapos, tayo nyo na lang yung susunod na upload natin. So, maraming salamat sa pagsama for today's video. Follow nyo na ako sa aking mga social media accounts. Alam nyo na yan, di ko nasasabihin kung saan. Like, share, subscribe, follow na rin. And yun lang, maraming salamat. Kita kits on the next vlog. Maraming salamat guys. Thank you. Babush.